Paano kung napatay ka o nasaktan ko ang aking asawa na nahuli ko yung Mark na nagkaroon ng sexual crime sa ibang tao? So, kanina. Fragrante delicto. What do you mean by fragrante delicto? Caught in the act. So nakita mo yung asawa mo nakapatong sa ibang lalaki, nakapatong sa ibang babae, caught in the act. For example, nang dilim yung dumilim yung utak mo, yung pang-isip mo, nabaril mo yung dalawa. Are you liable of parricide and murder? Yes, you are liable, but the penalty is only this GRO. But yung penalty, yung circumstance na yan, kailangan nakita mo in fragrante delicto. Surprise ka. Na-surprise ka yung asawa mo nakipagtalik sa ibang lalaki. Na-surprise ka sa asawa mo nakipagtalik sa ibang babae. But don't forget, in this provision, MJ, kasama din dito ang mga magulang. Nakita mo yung anak mo below 18. Nakasama mo sa bahay ninyo, nakita mo nakipagtalik sa isang lalaki. Babae ang anak mo, nakipagtalik sa isang lalaki. Na nabaril mo yung lalaki. Tapos yung anak mo, for example, nabaril mo din pero hindi lang namatay. Ang tanong dyan, are you liable of parricide or murder? Maybe you are liable. But kung assuming liable ka, the penalty is only this year. Ako. Alright. Ano ang epekto kay Mark pag nag-file ako ng annulment of marriage sa criminal case na bigamy? Ang sabi ng batas, ha, not everyone has a happily ever after. Not everyone has a happily ever after. Walang happy ending, di lahat. Yung mga happy ending, mga ganun, mga fairy tale lang yan. But in real life, hindi lahat may perfect na kasal. Swerte ka kung perfect ang kasal ninyo, perfect ang naging tama yung naging pinakasalan mo, hindi ka nagkakamali sa pag-ibig mo. Kasi minsan kasi, nagpapakasal dahil sa kabataan, youth, dahil sa pressure sa magulang. Peer pressure. Peer pressure. And in fact, mga magulang din. Pinilit yung anak niya, napakasalan mo yan. Kahit hindi naman yung mahal. So yun, in the long run, hindi na nagka-developan. So, na problema yung kasal nila. So, nagkahiwalay. So, nagpakasal siya ng pangalawa. Sabi ng batas, ha, yung nullity of marriage can be a defense of bigamy. Ang ibig sabihin, this is a new case. This is, I think, 2021 case. Sabi ng batas, ha, for example, una, ikaw, Pedro, pinakasalan mo si Maria in 2015. Ang si Maria is only 15 years old. Nagpakasal ka in 2015 ni Maria, 15 years old pa lang si Maria nung pinakasalan mo. In 2020, pinakasalan mo si Lorna. Kasi akala mo na void na yung kasal mo ni Maria kasi 15 pa lang siya nung pinakasalan mo. Dinimanda ka ngayon ni Maria ng bigamy. Ang ginawa mo, nag-file ka ng annulment of marriage in 2021. So that's a story, ha? 2015, 2020, 2021. Timeline. Oh, ang tanong dyan, kung na-nullified, nag-annul yung kasal mo sa first marriage mo in 2015 on the ground na bata pa yung pinakasalan mo, void ang kasal. So, void ang kasal, so anong epekto doon? Sabi ng batas, pag may decision of annulment of marriage, it will retroact on the date of the first marriage. So in the 2015. So pag na-retroact na yun, pag sabi ng batas na void yung first marriage mo, so ibig sabihin, walang dalawang kasal kasi void yung first marriage. So pag ganun, dapat ma-acquit yung lalaki. So ang sabi ng batas, yung tinatawag na nullity of marriage or annulment of marriage can be used as a defense in bigamous cases. Nako. Conforme siguro kung magaling ang abogado yung depensa kay Mark. Oh yes, tama, kailangan kang kumuha ng magaling na abogado kasi ang gagawin mo, for example, dinimanda ka ng bigamy, ang gagawin mo lang, mag-file ka ng annulment of marriage of your first marriage. Kasi pag na-annul yung first marriage mo, the decision of the court will retroact on the date of the celebration of marriage. Alright, may tanong po si Ellie Cruz. Attorney, paano po kung sinet up lang ang asawa para magamit ang Article 247 upang hindi makulong ang kanyang asawa? May laban po ba ang asawang na set up? Sabi ng batas, the husband or the wife was surprised in fragrante delicto. Ano ba ibig sabihin ng surprise? Ang ibig sabihin ng surprise, nakita niya
Pagpasok niya sa bahay, nakita niya yung kanyang asawa nakipagtalik. Pero kung na-set up, so where's the element of surprise? Wala. It, in fact, there is a criminal mind on the part of the husband or the part of the wife. So, ibig sabihin, Article 247, hindi ma-apply. Bakit? Sabi ng batas, the word na ginamit ng batas, the husband or the married person was surprised. From the word surprise, there must be an element of surprise. Paano kung set up? Kasi alam niya na, itong asawa ko, sigurado ko, magkipagtaling ito talaga sa babaeng yan. So, sinet up niya, may mga video-video pa, pinuntahan pa niya, tapos, nung nakita niya na caught in the act, binaril niya. Is Article 247 applicable? Hindi. Bakit? There was no element of surprise. One of the requirements of Article 247 of the Revised Penal Code, kailangan there must be element of surprise para maging applicable yan. So, in this case, set up yan, walang element of surprise. Pag walang element of surprise, binaril mo yung asawa mong nakipagtalik sa ibang lalaki o ibang babae, you will be liable of parricide and yung kabit niyang pinatay mo, you can be liable of murder. Right. Ito bang mga batas kay Mark, concubinage, adultery, and bigamy, ano to, matagal na po ba ito sa ating bansa? O sobrang tagal na. In fact, 1930s pa lang. Applicable pa ba yan ngayon? O paano po applicable ba? Applicable pa rin ngayon. Sabi ng batas na mas stricto nga ang batas about adultery. Bakit daw unfair daw sa mga kababaihan? Dapat equal protection of the law between man and a woman. Sabi ng mga women's advocate, kailangan equal protection daw. Kasi in this case, kung ang lalaki ang nangaliwa, hindi kaso yan. Kailangan mo nang binahay niya yung kabit niya o dinala niya sa bahay nila mag-asawa. Yun ang concubinage. Pero pag ang babae ang nangaliwa, mere sexual intercourse is already a crime. Sabi ng batas, unfair daw. But sabi ng Supreme Court, in this case, in 1930, sabi ng Supreme Court, sino ba mabuntis? Ang babae o lalaki? Ang babae ang mabuntis. Pag ang babae ang mabuntis, pag nabuntis ang babae, there is a presumption na ang tatay noon ang kanyang asawa. Paano kung ang tatay noon yung kanyang kapitbahay? Unfair sa mga lalaki. So it will introduce an alien to the family. Ang kinin ni lalaki na anak niya yon, napilitan. Kasi ang kinin niya, kasi there's a presumption of ng law na pag siya ang asawa, siya ang tatay. So there's a presumption sa batas. So it will create an alien heir to the family. Yun ang batas ng 1930 kasi wala pa mga DNA. Ngayon may mga DNA na dapat baguhin yung batas na yan. In fact, in 2004, yung tinatawag na Republic Act 9262, the mere fact na sinaktan mo yung asawa mo, yung girlfriend mo, hindi physically ha, hindi lang physical na pananakit, emotional na pananakit, psychological na pananakit, you can be liable of Republic Act 9262, violation of women's rights. Nako, itong mga paksa natin kay Mark, ito yung as much as possible, dapat iwasan. Dapat iwasan, kasi alam mo naman, MJ, yung mga Pilipino, mahilig umibig. Nasobrahan sa pag-ibig. So, ito yung mga batas. May batas tayo kasi this is to protect the sanctity of marriage. Kasi sacred ang kasal. As much as possible, we should be faithful, loyal to our wife, to our husband, as much as possible. Because marriage is sacred and part yan ng ating society. So, yung mga pangangaliwa, yung mga may iba ka, so, may criminal liability talaga yan. So, ito yung mga criminal liability. So, moral lesson, bago ka mangaliwa, mas maganda, kung ayaw mo na sa asawa mo, there's an option. May pwedeng divorce, kung pwede na ang divorce sa Pilipinas, pwede naman yan through kung mixed marriage, may annulment of marriage, pwede yan, bago ka magtalik sa ibang lalaki o ibang babae as a rule. Otherwise, you can be liable. This is the criminal aspect sa pangangaliwa or yung tinatawag na infidelity. At saka, Kuya Mark, lahat ng iyong aksyon ay may karampatang ano yan, parusa. Oh, yes. Kung mali ang iyong mga hakbang. Kung mali yung ginagawa mo, dapat alam mo yung mga consequences sa mga ginagawa mo. So, so ito yung batas natin sa Pilipinas about sa mga consequences kung nasobrahan ka sa pag-ibig o nasobrahan ka kasi hindi ka kontento sa isang asawa, gusto mo dalawa o tatlo. Of course, except sa ating mga Muslim brothers kasi
culture nila yan, at nandiyan sa batas yan. But respect sa mga non-Muslim, ito yung batas. Sabi na batas, isa lang dapat ang asawa mo. Dapat nung nagpakasal ka, sure ball, yun na yun, forever na yun. Sure ball yan kung magpakasal ka. Kung hindi may konti kang pagdududa sa asawa mo, huwag muna pakasalan. Baka masaktan mo siya or masaktan mo yung sarili mo.